Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Sa wakas fam, pagkatapos nga ng napakatagal na 4 linggong paghihintay natin ay nandito na ang mga patikim at mga pasilip sa pinakaabangan nating lahat na pagbabalik ng paborito nating One Piece manga. Sana pala'y ilike niyong videong ito at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Siguradong mawiwintang kayo fam sa mga pinakawalang matitinding pasabog ni Oda sa chapter na to. Kaya huwag na nating patagalin. Simulan na natin! Maraming salamat sa Project C sa pag-sponsor sa video nating ito. Gusto niyo bang magkaroon ng mga bagong kaibigan na mahilig sa One Piece? Gusto niyo din bang makipagkwentuhan tungkol sa mga paborito niyong games, manga, anime, music, at iba't iba pa nating mga kinahihiligan? Sakto fam, dahil nandito na ang Project Z, ang pinakabagong mobile at PC app na isang global community kung saan maaari nating ipahayag ang ating mga sarili at makakilala pa ng mga bagong kaibigan. Napaka-astig ng Project Z fam, dahil all-in-one app na siya. Maaari tayo ditong makipag-chat, makipagtawagan, sumali o bumuo ng group or circle. O kahit nga ang pag-host para sabay-sabay na panoorin ang pinakabagong episode ng One Piece at paborito nating mga anime, ay pwedeng-pwede din nating gawin dito. Kaya ano pang hinihintay nyo fam? Baka dito nyo na makilala ang forever na matagal nyo nang hinahanap. I-install nyo lang ang Project Z. Mag-sign up gamit ang inyong email o phone number at gamitin ang ating code na Hiyori. Ito pala ang profile o Z-card ko fam. Pwede nyo akong i-chat or i-add as friend. At pwede rin tayong gumawa ng sarili nating One Piece group o circle kung gusto nyo. Hihintayin ko kayo fam ha? Ang chapter 1054 ay pinamagatang Emperor of Flames. Sa mga hindi pamilyar, ang Emperor of Flames o Great Flame Commandment Flame Emperor ay ang pangalan ng signature at ultimate finishing move ni Ace gamit ang kanyang Devil Fruit na Mera Mera no Mi. Ito ang pinakamalakas na teknik ni Ace na siya din niyang ginamit sa huli nilang salpukan ni Blackbeard. Baka pala nagtataka kayo fam kung bakit ang ultimate technique ni Ace ang pamagat ng chapter nito. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang Mera Mera no Mi ay napunta na kay Sabo pagkatapos ng mga pangyayari sa Dressrosa Arc. Ibig sabihin lang nito fam ay si Sabo ang siyang pinakasentro ng chapter 1054. Kaya naman sa chapter na ito na nga natin malalaman kung ano nga ba ang eksaktong nangyari sa 4th na araw ng Reverie nung nagkaroon ng matinding engkwentro sa pagitan ni Sabo at ng mga kasama niyang Revolutionary Army Commanders laban sa pinagsamang pwersa ng 2 Marine Admirals na sina Admiral Fujitora at Admiral Greenbull. Sadyang napakalaki ng impact ng chapter na to fam sa kasaysayan ng buong kwento ng One Piece. Dahil dito na nga pinakawalan ni Oda ang malalaking mga sorpresa at mga pasabog. Napakagaling talaga ni Oda fam at itinoon niya ang 4 linggong break ng One Piece bago ang napaka-controversial na chapter na to. Kaya naman talagang sulit ang paghihintay nating mga One Piece fans. Katunayan ay sa sobrang excitement at pananabik nga ng One Piece community sa buong mundo sa pagbabalik ng paborito nating manga, ay nag-trending ito kahit na hindi pa lumalabas ang mga leaks at spoilers at nagkaroon ng hindi bababa sa 10,000 tweets. Kaya naman ngayong lumabas na sa wakas ang mga patikim at mga spoilers fam, ay siguradong mas magte-trending pa ang One Piece sa buong mundo sa mga susunod na araw hanggang sa lumabas na ang full chapter sa darating na Biyernes. Ayon nga sa mga kilala at pinagkakatiwala ang leakers at spoiler providers sa One Piece community, ay
ay may tuturing ang paparating na chapter 1054 na pinakamagandang chapter hindi lang sa Wano Arc, kundi sa buong kasaysayan ng storya ng One Piece. Pero ano nga bang dahilan, fam, at ganito na lang katindi ang reaksyon ng One Piece community sa paparating na chapter 1054? Ito, fam, ay dahil sa paglabas ng isang malaking balita tungkol sa hindi inaasahang pagkamatay ng isang pangunahing karakter sa kwento. At ang masamang balita na ito ay may malaking kaugnayan sa Chief of Staff ng Revolutionary Army na si Sabo. Subalit bagaman hindi pa kinukumpirma ng spoiler provider kung sino nga ba talaga ang pangunahing karakter na namatay sa chapter na to, ay hindi natin may kakailang napakalaking posibilidad na si Sabo talaga mismo ang tinutukoy ng masamang balita. Kung matatandaan natin, sa chapter 925 ay nabanggit ni Blackbeard kay Moria ang isang matinding balita na nabasa niya sa pahayagan tungkol sa ginawang pag-atake ng mga Revolutionary Army sa Holy Land Marijua upang bawiin at iligtas ang dati nilang kasamahan na si Kuma. At sa pagtatangka nilang iligtas ang kanilang kaibigan, ay doon na nga nila nakasagupa ang mga Marine Admirals na sina Fujitora at Ryokugyu. Sa pagtatapos naman ng Reverie sa chapter 956, ay makikita natin ang gulat na gulat at hindi makapaniwalang mga reaksyon ng pinuno ng Revolutionary Army na si Monkey D. Dragon at Revolutionary Commanders na sina Emporio Ivankov at Bello Betty sa masamang balitang nabasa nila tungkol kay Sabo sa kanyang mga kasama. Dito ay kinukumbinsin ni Ivankov ang kanyang sarili na hindi ito maaaring mangyari kay Sabo, habang si Dragon naman, bagaman labis na nag-aalala sa kanyang Chief of Staff, ay nais munang makumpirma kung totoo nga ba ang masamang balita na nilalaman ng pahayagan ni Morgans. Yun nga lang, fam, ay tuluyan na ngang nawala ang komunikasyon nila sa grupo ni Sabo at hindi na nila ito magawang makontak, kaya wala na silang paraan upang makumpirma ang malagim na balita. Kahit nga ang malalapit na tao sa buhay ni Sabo na sina Makino at Dadan, ay tila ba nagluluksa sa masamang balitang kanilang nabasa sa pahayagan ni Morgans? Dito ay hindi mapigilan ni Dadan ang pag-agos ng kanyang luha na sinasabing kailan lang nila nalaman na buhay pa pala si Sabo. Tapos ngayon naman ay bigla na lang nilang mababasa ang napakasaklap na balitang ito. At bilang kumpirmasyon na kamatayan nga ni Sabo ang masamang balita na siyang lumabas sa pahayagan, fam, ay makikita natin ang eksenang ito sa parehong chapter kung saan tuwang-tuwa at hindi makapagdesisyon si Morgans sa kung alin ba sa mga lumabas na malalaking balita ang kanyang ilalagay bilang headline at front page ng kanyang pahayagan. Una, yung pagkamatay ng isang malaking personalidad o ang pagtatangka sa buhay ng isang importanteng individual. Alam niyo, fam, ang malalaking balita na ito na pinagpipilian ni Morgans ay maaring parehong may kaugnayan kay Sabo. Pansinin niyo ang pamagat ng paparating na chapter. Hindi ba't ang pamagat nito ay Emperor of Flames? Bakit naman kaya ultimate finishing move ng Mera Mera no Mi ang gagawing pamagat ni Oda sa chapter 1054 kung hindi naman ito ginamit ni Sabo sa chapter? Nangangahulugan lang ito, fam, na ang tinutukoy ni Morgans na malaking balita na pagtatangka sa buhay ng mahalagang mga individual ay ang ginawang pag-atake ni Sabo sa Marijua habang nagaganap ang Reverie. Maaring nagdesisyon si Sabo na isakripisyo ang kanyang sarili upang makatakas ng ligtas ang mga kasamahan niyang mga Revolutionary Army Commanders na sina Lindbergh, Karasu at Morley, habang si Sabo naman ang bahalang lumaban sa dalawang Marine Admirals. At dahil nga alam ni Sabo na hindi niya kayang mag-isang labanan ng sabay sina Admiral Ryokugyu at Admiral Fujitora, ay minabuti niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na atake. At ito na nga ang pamagat ng chapter na ito na Emperor of Flames. Kumbaga tinanggap na ni Sabo na ang natatanging paraan na lamang upang mailigtas ang kanyang mga kasamahang Revolutionary Army Commanders ay ang pagsasakripisyo ng kanyang sariling buhay. At ang ginawa ngang pagsasakripisyo na ito ni Sabo ng kanyang sarili, ang balitang lumabas sa pahayagan ni Morgans na siya namang nabasa ng malalapit sa buhay ni Sabo katulad ni na Dragon, Ivankov, Makino
at Dadan. Ito na marahil ang dahilan, fam, kung bakit bigla-bigla na lang nagdesisyon si Admiral Ryokugyu na magtungo sa Wano at sadya doon si Luffy upang makuha ang ulo nito. Isang napaka-hype at napaka-astig na eksena siguro ang nangyari sa puntong inihahanda na ni Sabo ang kanyang ultimate attack para sa dalawang Marine Admirals. Siguro, fam, bago pinakawalan ni Sabo ang kanyang huling malakas na atake, ay sinabi muna nito kina Ryokugyu at Fujitora ang tungkol sa kanyang itinuturing na kapatid na si Straw Hat Luffy. Na-imagine ko na, fam, na bago inialay ni Sabo ang kanyang buhay, ay nagbigay muna ito ng isang babala sa dalawang admirals na huwag silang magpakakampante dahil nakatitiyak siyang darating si Luffy para labanan at pabagsakin ang pamumuno at kapangyarihan ng Marines at World Government. Kung matatandaan nyo, fam, ay parang ganitong-ganito din mismo ang naging eksena bago tinuluyang paslangin ni Kaido si Oden. Hindi ba't nagbabala din si Oden kay Kaido at sinabihan niya itong maghanda at mas palakasin pa ang kanyang pwersa? Dahil may darating na mas malakas sa kanya na siyang magpapataob sa kanyang kapangyarihan? Ito ang dahilan, fam, kung bakit ganito na lang katindi ang pagnanais ni Admiral Greenbull na makuha ang ulo ni Luffy. Dahil labis siyang naapektuhan sa mga huling binitawang salita sa kanya ni Sabo. Isa pang matibay na ebidensya, fam, na inalay nga ni Sabo ang kanyang buhay para makatakas ang kanyang mga kasamahang Revolutionary Army Commanders ay ang eksenang ito sa Chapter 957, kung saan makikita natin si Admiral Fujitora na may balot ng benda sa kanyang ulo at bandage sa kanyang mukha na siyang ang tanda ng pinsalang tinamo nito mula sa Flame Emperor na huling atake ni Sabo. Isa pang susuporta dito, fam, ay ang tagpong ito, kung saan kasabay ng paglabas ng balita ng pagkamatay ni Sabo sa mga pahayagan ay ang mabilis na pagdedesisyon ni Blackbeard na gumawa agad ng aksyon upang agawin mula sa Marines ang isang mahalagang bagay. Dito ay kagad na pinaghanda ni Blackbeard ang kanyang crew na sinasabing bakit nila hayaang mapunta sa Marines ang bagay na ito, gayong pwede naman niya itong pakinabangan. Alam naman nating malaki ang interest ni Blackbeard sa taglay na Devil Fruit ni Ace na makikita natin nung sinubukan itong kumbinsihin si Ace na sumama sa kanyang crew nung nagharap silang dalawa sa Banaro Island. Ang matinding interest na ito ni Teach sa Mero Mero No Mi ay muli nating nakita sa Dressrosa Arc nung ang first mate nito na si Burgess ay sumali sa Corrida Coliseum Tournament upang mapasakamay ang Mera Mera No Mi na siyang grand prize dito. Kahit nga nung nakain na ni Sabo ang Devil Fruit na ito ay patuloy pa ding tinangka ni Burgess na makuha ang Mera Mera No Mi sa pamamagitan ng pag-backstab kay Sabo. Yun nga lang ay masyadong malakas si Sabo para gumana ang pandarayang ginawa nito. Ang matinding pagnanasa na ito ni Blackbeard at ng kanyang crew na mapasakamay ang Mera Mera No Mi ang dahilan kung bakit makakatiyak tayo na ang walang buhay na katawan nga ni Sabo ang binabalak nitong agawin mula sa mga Marines na kanyang nabanggit sa eksenang ito. Nakita na natin dati na nagawa ni Teach na manakaw ang Gura-Gura No Mi mula sa patay na katawan ni Whitebeard, kaya hindi imposibleng magawa niya ulit ito. At sa pagkakataon ngang ito ay ang Mera Mera No Mi naman ang makukuha ni Blackbeard mula sa labi ni Sabo. Ang pagkamatay naman na ito ni Sabo, fam, ang siyang dahilan kung bakit masyadong abala ngayon ang pwersa ng Marines. Dahil ang pagsasakripisyo na ito ng second in command ng Revolutionary Army ay naging inspirasyon para sa maraming tao sa mundo na lumaban at mag-aklas laban sa World Government. Katulad ng eksenang nasaksihan natin sa nakalipas na chapter kung saan nakita natin ang isang bansa na nasa gitna ng digmaan. At mula sa isang gusali dito ay makikita natin ang larawan ni Sabo. Siguradong hindi na nakapagpigil pa si Dragon sa galit na kanyang naramdaman dahil sa pagkamatay ni Sabo na itinuring na niyang isang tunay na anak. At ito nga ang nagtulak sa kanya na gumawa ng hakbang at magdeklara ng digmaan laban sa pwersa ng Marines at kapangyarihan ng World Government. Ang pagkamatay na ito ni Sabo, fam, ay matagal na rin ipinagpauna at ipinahiwatig sa atin ni Oda sa naging talumpati nito sa naganap na Jump Festa sa Japan 2 taon na ang nakakalipas.
Ang matindi pa nga dito ay hindi lang ang masamang nangyari kay Sabo ang ifinershadow dito ni Oda, kundi pati na din ang masaklap na sinapit ni Nabowa, Hancock at Vivi. Kaya naman ang pagkamatay na ito ni Sabo, pati na din ang hindi magandang nangyari kay Nabowa at Vivi, ay siguradong magtutulak kay Luffy upang gumawa ng aksyon. Ito ang perpektong simula ng huling bahagi ng kwento o final saga ng One Piece, katulad ng mensahe ni Oda sa paparating na chapter. Dito ay sinabi ni Oda ang mensaheng ito. Noong ako ay maliit na bata pa lamang, ay pinapangarap ko ng gumuhit at makagawa ng isang manga na merong napaka-hype na climax at kapanapanabik na huling bahagi. Kaya naman mula noon ay tinatanong ko na ang aking sarili kung kakayanin ko ba itong magawa. Subalit ngayon ay meron na lang maikling parte ng storya na natitira sa Wano Arc, at ang paghahanda sa paparating na huling bahagi ng kwento ay malapit ko nang matapos. Gayunpaman ay kinailangan ko pa ding gumugol ng 25 taon para matapos ang preparasyon para dito. Sa puntong ito na nga ng kwento, malalaman ng lahat ang tungkol sa kayamanan ng One Piece, ang mga hiwaga at mga misteryo ng mundong ito. Ang lahat ng ito ay iguguhit ko para sa inyo, at siguradong magiging napaka-interesante ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya naman ihanda nyo na ang inyong mga sarili, at sana'y samahan nyo ako ng kaunti pang panahon hanggang sa dulo. Grabe fam, nakakalungkot namang marinig ang mga salitang ito mula kay Oda. Subalit kasabay ng kalungkutan ay ang excitement at pananabik na masamahan at masubaybayan natin ang paglalakbay ng ating mga bida hanggang sa dulo ng kwento. Kaya naman pala patindi na ng patindi at pabigat na ng pabigat ang mga revelasyong pinapakawala ni Oda sa mga dumadating na chapters. Totoo ngang nandito na tayo ngayon sa dulong bahagi ng kwento. Pero alam nyo fam, hindi pa dito natatapos ang lumabas na mga patikim para sa paparating na chapter 1054. Dahil sinabi din dito kung ano ba talaga ang uri ng Devil Fruit na tagline ni Admiral Ryokugyu. Siguradong magugulat kayo dito fam, dahil taliwas sa opinion ng karamihan sa One Piece community ay hindi pala isang Paramecia type Devil Fruit ang ability ni Admiral Green Bull, kundi isa pala itong Logia type Devil Fruit. Grabe fam, totoo pala ang joke ng iba nating fam na Hashirama Senju ang Devil Fruit ni Admiral Aramaki. Dahil katulad ng First Hokage, ay nakapagpapalabas din si Green Bull ng mga puno at mga halaman na kanya namang ginagamit sa pakikipaglaban. Pero alam nyo fam, kung babalikan natin ang depinisyon ng isang Logia type Devil Fruit, ay makikita nating lumalapat naman talaga ito sa Devil Fruit na tagline ni Admiral Ryokugyu. Dahil ang halaman naman talaga ay may tuturing na isang natural occurring element, katulad ng ibang Logia Devil Fruit kagaya ng Mera Mera no Mi na Fire Element ni Ace at Sabo, Goro Goro no Mi na Lightning Element ni Enel, Pika Pika no Mi na Light Element ni Admiral Kizaru, at marami pang ibang Logia Devil Fruits. Ibig sabihin nito fam, ay nagagawa ni Admiral Aramaki na makapag-transform ang kanyang katawan sa Wood Element, katulad ng ibang Logia users. At ang paraan lamang para mapinsala ang katawan ng user nito ay kung gagamitan ng haki ang atake na tatama dito, o kung ang element na atake dito ay ang natural weakness nito, katulad ng weakness ng Goro Goro no Mi ni Enel, ang Gomu Gomu no Mi ni Luffy. Pero hindi ba kayo nagtataka fam? Hindi ba't ang element ng wood o kahoy ay natural na mahina sa element ng fire o apoy? Kung ganon, paano kaya nagawang matalo ni Sabo sa laban nila ni Admiral Green Bull? Kayong merong malaking advantage ang Mera Mera no Mi nito laban sa Devil Fruit na tagline ni Admiral Aramaki. Sa kasamaang palad fam, hindi pa yan idinidetalya sa atin ng spoiler provider. Pero huwag kayong mag-alala fam, dahil sa oras na may lumabas na bagong impormasyon tungkol sa bagay nito, ay i-update ko kagad kayo. Grabe fam, no? Isa na namang hindi inaasahang twist ng pagiging Logia ng Devil Fruit ni Admiral Green Bull, dahil lang ina-expect ng maraming fans sa isang Zoan o Mythical Zoan ng Devil Fruit na tagline nito. Dahil si Admiral Fujitora ay nagtataglay ng Paramecia type Devil Fruit,
Samantalang si Admiral Kizaru naman ay isa ding Logia type user. Kaya natural lang naisipin nating Zoan type Devil Fruit naman ang ability ni Admiral Ryokugyu. Dahil ito ang kukumpleto sa tatlong uri ng Devil Fruit na tinataglay ng tatlong Marine Admirals. At dahil nga isang Logia Devil Fruit user si Admiral Aramaki, ay mas lalo tuloy nagiging magandang makalaban nito ang paborito nating Straw Hat Swordsman na si Zoro. Dahil ngayon ay alam na nating madali lang mapapawalang bisa ng malakas na armament haki ni Zoro ang Logia abilities nito. Ngayong may pantapat na si Zoro sa Devil Fruit ability ni Admiral Greenbull, ay ang pagiging mahusay na swordsman na lang ng Admiral ang kailangan nitong higitan. Saktong-sakto talaga fam dahil base nga sa kulay ng espada ni Admiral Aramaki ay nagtataglay ito ng isang Black Blade. Kaya ito na talaga ang tamang panahon para mas lumakas pa si Zoro at magawa nitong permanenteng Black Blade ang kanyang mga espada. Pero paano kaya fam kung hindi pala talaga si Sabo ang siyang namatay sa chapter na to? Dahil meron ding kumakalat ngayon na unconfirmed spoilers na nagsasabing imbes na namatay si Sabo ay naputo lang daw ang isang braso nito katulad ng nangyari kina Shanks, Nekomamushi, Kiku at Kid. So kung hindi si Sabo ang namatay, sino kaya ang pangunahing karakter na nasawi sa chapter na ito na may malaking kaugnayan kay Sabo? Alam nyo fam, hindi lang yan ang lumabas na unconfirmed spoilers dahil may kalalabas lang ngayon na hint na nagsasabing maging ang mismong Supreme Commander ng Revolutionary Army na si Monkey D. Dragon ay makikita din natin sa chapter na to. Kaya siguro ganito na lang ang pagka-hype ng buong One Piece community sa makasaysayang chapter na to. At ayon nga sa mga pinagkakatiwalaang leakers at spoiler providers sa community, ay mas matindi pa ito sa chapter 1043, kung saan una nating nakita ang awakening ng Devil Fruit ni Luffy. Kung ganun fam, ano naman kayang gagampan ng papel ni Dragon sa chapter na ito? Hindi kaya katulad ni Greenbull ay nasa Wano na din ngayon si Dragon dahil sinundan nito ang Admiral upang ipaghigante ang masamang nangyari kay Sabo? Grabe fam, mukhang hindi lang ang astig na Devil Fruit ni Admiral Ryokugyu ang masasaksihan natin sa chapter 1054. Dahil pati na din ang misteryosong Devil Fruit na taglay ng pinuno ng Revolutionary Army na si Dragon ay baka ipamalas niya na din sa pagharap nila ng Marine Admiral. Sobrang nakaka-excite namang malaman kung gaano talaga kalakas ang kakayahan ni Dragon na ilang dekada na nating inaabang ang makita. Ano kaya talaga ang King Devil Fruit ni Monkey D. Dragon fam? Dati na nating nakita si Dragon na ginamit ang kanyang kakayahan. Una ay nung sinaklolohan niya si Sabo, kung saan nakita nating gumamit ng Wind Element si Dragon at nagawa nitong makalipad. Sunod naman ay nung iniligtas nito ang kanyang anak na si Luffy sa Logtown, kung saan tila ba bigla na lang tumawag ito ng isang bagyo at nagpalabas ng isang kidlat, na naging dahilan upang hindi matuloy ang pagpugot sana ni Buggy sa leg ni Straw Hat. Kung ganon, isa kayang mythical Zoan ang Devil Fruit ni Dragon, kagaya ng Assure Dragon Fruit na tinataglay ni Kaido na may kakayang makagamit ng iba't ibang element sa mga atake nito? O di kaya naman ay isang paramecia type itong si Dragon at nagagawa niyang makontrol ang weather o panahon na parang ability ni Storm sa X-Men. Kagaya nga ng nasaksihan natin sa Logtown na pagtawag niya sa isang bagyo at paggamit niya ng hangin nung sinaklolohan niya si Sabo sa umpisa ng kwento. Alam niyo fam, may isa pang matinding unconfirmed spoiler na kalalabas lang ngayon habang ginagawa ko ang video nating to. Sinabi sa hint na ito na ang isa sa pinaka-astig na karakter sa One Piece na si Red Hair Shanks ay magpapakita din sa chapter 1054. Grabe na talaga fam, kaya naman pala nahigitan pa ng chapter na ito ang chapter 1043 na awakening ng Sun God Nika Fruit ni Luffy. Eh paano ba naman? Pagsabay-sabayin ba naman ni Oda na lumabas sina Shanks, Dragon at Sabo sa isang chapter? Talaga namang magiging epic at makasaysayan nga ang chapter na to. Kung si Dragon ay maaaring kalabanin si Admiral Aramaki sa chapter na ito, at si Sabo naman ay makikita natin sa flashback ng laban niya sa dalawang Admiral,
ano naman kaya ang magiging papel ni Shanks sa makasaysayang Chapter 1054? Pwede kayang pati si Shanks ay nasa Wano na din ngayon? Dito na kaya magaganap ang pinakahihintay nating muling pagkikita ni na Luffy at Shanks? Kung saan ibabalik na ni Luffy ang malamat na Straw Hat dito? Grabe na talaga, fam. Hindi ko na talaga alam kung ano pa ang mga pwede nating asahang mga mangyayaring pasabok sa paparating na chapter. Ito na nga talaga ang huling bahagi ng storya. Dahil sunod-sunod ang pagpapakita ng mga OG at legendary na mga karakter sa kwento. Alam nyo, fam, marami pang mga hints na nilabas ang leaker at spoiler provider kagaya ng itim na kabayo, larawan ng miyembro ng Grand Fleet na sina Bartolomeo, Leo, at Cavendish, pati na din ang picture ng wanted poster ni Zoro. Pero masyado nang naubos ang lakas ko sa sobrang titindi ng mga pinag-usapan natin kanina. Kaya kayo na ang bahalang mag-isip ng mga kahulugan sa iba pang lumabas na leaks para sa chapter na to. Maraming salamat, fam, sa walang sawa at solid niyong suporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good, fam!